sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang Teo Manoy balita, Pangulong Bongbong Marcos, ginulat ang lahat dahil isa sa pinakamakapangyarihang tao ng Zimbabwe na pasugod sa Malacañang. Ano kaya ang dahilan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, iba talaga ang karisma ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kakainganyo. Dahil mga leader mismo ng iba't ibang bansa ang pumupunta ng Pilipinas para makipagpulong sa kanya. At ngayon, isa sa pinakamakapangyarihan na tao ng Zimbabwe ang pumunta mismo sa Malacañang para makipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos sa 43 years ng kasaysayan ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Zimbabwe. Mismong ang non-resident ambassador designate ng Republic of Zimbabwe na si Her Excellency Constance Chimwaye ang pumunta ng palasyo para talakayin mismo ang bilateral na ugnayan ng dalawang bansa. Particular na ang pagpapabuti sa sektor ng agrikultura, infrastruktura at edukasyon. Ang hakbang na ito ng Pangulong Bongbong Marcos ay isang indikasyon ng ating bukas sa kapatiran sa lahat ng bansa. Ito na kaya ang sinasabing Bangon Pilipinas. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa... Nakaka-proud lang mga kaibigan, no? Kasi hindi basta-basta ang mga tao yung mga pumupunta kay mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Talagang dinadayo talaga siya mga kaibigan. Sa kanila, yung mga nagdaang president halos bilang lang sa daliri kung sino ang mga pumunta. Kay PBBM di na mabilang. Lahat ata ng mga leader ng iba't ibang bansa nagpupunta kay PBBM. Halos lahat ng leader, diplomats at ambassadors sa buong mundo pumunta kay PBBM. Yan ang patunay na isa siya sa pinaka-powerful leader sa panahon ngayon. Nakakaiyak naman, halos lahat ng ibang bansa pinuntahan ang ating mahal na Pangulo dahil alam nila na mayaman ang boss, matalino at humble person. Ito na yung sinasabing Bangon Pilipinas. Mabuhay ang ating mahal na Pangulong BBM. God bless you and keep you all the time. Mabuhay tayong lahat. OMG! Nasabi ko lang itong nakaraang araw kung kailan naman bibisita ang taga Zimbabwe at Zimbabwe sa Pangulo. Yan na, ilan lang silang mga bansa na may nadepositong ginto si Apulakay. And ko. We'll be right back.
Kasunod na bagyo at walang tigil na pag-ulan ang sinapit natin itong nakarang 2 linggo na nakapagdala ng napakatinding pagbabaha. Itinaas ang state of calamity sa halos 196 na lugar sa buong bansa dahil din sa bigat ng infrastructure at agricultural damage na dinala nito. Kaya naman, walang tigil ang pagresponde natin at ng ating mga ehensya upang sumaklolo sa halos 3 milyong taong naapektuhan itong kalamidad na ito. Ating dinalaw ang Norte, doon sa Abra, Benguet, Cagayan, Cordillera, Mountain Province at siyempre Ilocos Norte. Ang pinakamabigat talagang nangyari ay ang agricultural damage at lalong-lalo na sa Region 2 na malaki ang nawala sa mais at hindi na natin maibabawi at may habol itong planting season na ito. Maghahanap tayo ng ibang maaring maitanim ng ating mga magsasaka upang makabawi naman sila doon sa nawala nilang ani. Patuloy naman ang pag-monitor natin sa iba't ibang mga lugar. Region 1, 2, 3, Region 4, A and B at ang Cordillera Administrative Region na nasa ilalim na ng State of Calamity. Kaya tulong-tulong ang lahat ng ahensya natin ngayon mula sa DSWD, Department of Agriculture, DOLE, Office of Civil Defense at marami pang iba. Mahigit 239 million na piso na ang halaga ng tulong na ipamahagi ng ating pamahalaan. Ang food packs at cash assistance ng DSWD at payout ng DOLE para sa mga nasalanta ay patuloy pa rin at hindi tayo titigil hanggat nasa maayos na nakalagayan silang lahat. Ayon sa NDRMC, halos 3 bilyong piso na ang damage sa agrikultura mula sa ating sakahan, palaisdaan, manukan at kung ano-ano pa. 142,000 plus hectares ang ating pananim ang malubhang naapektuhan at halos 2,000 hektarya rin ng high-value crops ang nasira. Kaya naman, dito kami sa DA, may mga pre-position na seed buffer stock tayo, palay at mais na agad i-distribute natin sa iba't ibang rehiyon. Patuloy ang pamimigay ng mga binhi para sa mga nasira nilang pananim. Upang malinawan po tayo, kakalaruhin ko lang, mayroon po tayong sapat na supply ng bigas at wala tayong dapat ipangamba. Yung problema sa NFA, kailangan po natin maalala, ang NFA ang pang-emergency, kaya po buffer stock. Ngayon, ang ginagawa na natin, tinitiyak natin na ang NFA ay dumami ang buffer stock dahil dumadami rin itong mga sakuna na dumadating dito sa Pilipinas. Ang nangyayari dito, ang mga Southeast Asian countries, lahat tayo ay naghahanda para sa El Nino. Kaya ang mahirap diyan ay lahat-lahat sabay-sabay namimili upang paghandaan ang pagdating ng El Nino sa dulo ng 2023 at sa pagsimula ng 2024. Ang problema lang dito ay dahil sa demand sa buong mundo ay nagtaas. Ang India ay binan nila yung kanilang export kaya hindi na tayo maaaring bumili. Ang Vietnam, kakaunti na lang ang kanilang maaaring ibenta. Yung Indonesia, hindi nagbebenta, namimili. Ang Thailand, ganun din. Kaya naman, tayo naghahanap tayo ng mga kaibigan natin, mabuti na lang. At marami sa kanila ay nakilala ko sa mga biyahe-biyahe, kinakausap natin ngayon. Baka mabigyan tayo ng pagkakataon makapag-import galing sa kanila. Ngunit gagawin lang natin ito kung hindi sapat ang supply. Kaya dapat asahan ng ating mga magsasaka na hindi tayo mag-i-import kung sapat ang supply dito sa Pilipinas. Huwag sana kayong mabahala. Mayroon tayong bigas. Ang binabantayan lang talaga natin ang presyo dito sa Pilipinas at ang presyo sa buong mundo. Marami rin ang nasira sa ating itinatawag na infrastruktura. Yung mga tulay, yung mga daan na na-landslide, lahat yan ay aayusin natin. At kailangan na kailangan na lalong-lalo na ng ating mga magsasaka at lahat ng ating mga trabahador na gamitin ang ating tinatawag na mga lifeline. Kaya dahan-dahan binubuksan ito yung mga naharang na ng mga landslide at yun ay inayos na kaagad. Ngunit yung mga mabibigat ang sira ay baka matagal na ng konti bago natin maayos. Ang pagbabalik ng kuryente ay kuminsan ay natatagalan. Ang dahilan dito ay bago dumating pa ang bagyo ay pinapatay na yung kuryente dahil kapag may bumagsak na poste o meron na putol na alambre, yung mangyayari dyan ay masisira yung buong sistema at baka magkasunog pa, baka may madisgrasya pa. Kaya pinutol muna ang power. Ngayon, hindi naman maaari na basta't ibabalik na lang yan dahil kung meron na nga naputol na wiring, kung meron nga short at bigla na lang natin i-on yan, masisira yung buong sistema. Kaya
tinitiyak natin na pag-on na yan ay tuloy-tuloy na. Ang pagbabago ng panahon ay isang usapin talaga na hindi na maiiwasan. Ito ay nandito na at hindi po totoong malayo ito sa sikmura. Napakalaki ng epekto sa pagkain pero mapalad tayo at nasa maayos at disiplinado ang ating mga pulisiya na makapag-secure ng ating mga food supply. Itong linggo ay tinanggap natin ang European Commission President na si Ursula von der Leyen. Kung maalala ninyo, siya ang tumulong sa atin upang ayusin yung sitwasyon sa ating mga seafarers. Dahil nagka-problema tayo sa European Union at nung napunta ako doon at napunta ako sa Brussels, nakausap ko yung European Union ay nagpatulong tayo at tinulungan naman tayo, kaya naman ngayon maayos na ang sitwasyon sa ating mga seafarer. Ngayon, patuloy ang tulong ng EU Commission at saka ng EU para sa atin dahil na marami na tayong nabuksan na usapan noong ako'y bumiyahe doon sa Brussels. Napapanahon ang kanyang pagbisita dahil din sa dala nilang 60 million euro grant on circular economy at solid waste management. Maganda na hindi lang sa kalakalan at iba pang aspeto na napapatibay ng ating ugnayan. Pati na rin ang usaping climate change. Malaki yun mga kaibigan, 60 million. Pagkain, kuryente, infrastructure, kalusugan, ilan lamang ito sa mga direktang tinatamaan ng usaping climate change. Matinding pag-ulan at pagbabaha o kaya naman malubhang tagtuyot, kailangan natin maging handa, kailangan natin maging maaga. Ang mga Pilipino naman ay mapagmahal sa ating kalikasan. Mas aktibo sa mga diskusyon ng lipunan at nakikibahagi kahit sa kanyang sariling paraan. Sa hamon na dala ng climate change, sama-sama natin ito malalagpasan. Yan ang bagong Pilipinas. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Ying, peace out.